Okay, good morning, good afternoon, or kung sa gabi nyo ito pinapanood, good evening. So, this will be our last topic for our subject, thermodynamics. So, first of all, kung pinapanood nyo ito, ay nag-resume na yung klase natin. Okay, so hindi ko rin ito in-upload nung academic break to give respect doon sa break na binigay sa atin ng mayor ng Urdaneta. Okay, so let's start. Okay, so for our problem number one, a heat engine has a heat input of 3 times 10 raised to 4 or 30,000. Okay, so 30,000 BTU per hour and a thermal efficiency of 40%. So calculate the power it will produce in HP. Okay, so dito, ayan, meron lang tayong dalawang given. So una, given natin, meron tayo yung heat input. So ano ba yung heat input natin? Ay itong source. Ayan. So ano ba yung source natin? Ito yung heat added. So QA is equal to 3 times 10 raised to 4 ay 30,000. BTU per R. Next, ay yung thermal efficiency natin ay 40%. So, calculate the power it will produce. So, take note yung ipoproduce niyang power. So, dito mula sa source natin, yan, ito yung given. So, ito yung heat engine natin. So, heat engine. So, HE. Dito sa heat engine, magproproduce tayo ng power. At saka meron din tayong i-reject na heat. So, yung una ay yung QR. So, yung QR ay mapupunta dito sa sink. Dito natin siya i-reject. So, yung source natin, which is yung heat added, mahahati yan sa dalawa. Meron tayong work net at meron tayong sink. Dito sa sink, ito yung QR natin, yung heat rejected. At meron naman tayong work net. So, yung work net, ito yung hinahanap natin na power. So, power it will produce in horsepower. So, HP. So, meron tayong dalawang given. Ngayon, from the formula na thermal efficiency is equal to work net divided by heat added. So, take note, heat engine ito. Ah. Okay? So, substitute lang natin yan. 40% ay 0.4. So, 0.4 is equal to work net, ito yung hinahanap natin. QA naman, so yun yung given, na 30,000. BTU per R. Okay, so compute lang natin yan. Work net is equal to, wait lang, yung calculator. Okay, so 0.4 times 30,000. Magiging sagot natin dyan ay 12,000 BTU per hour. Pero ang hinahanap natin dito, ang kailangan natin ay HP. So, HP muna. So, para i-convert yan, in every 1 HP, in 1 HP, meron tayong 42.41 BTU per minute. Pero, yung given natin ay per hour. So, i-convert natin yan. Para mag-cancel out yung hour dyan, in every hour, meron tayong 60 minutes. So, magka-cancel out ito, hour, tsaka ito. Next, yung BTU, magka-cancel out dito. Ito naman, akyat dito sa taas, yung minute. So, magka-cancel out yung minute at saka yung minute dito. May iwan na lang ay HP. So, work net is equal to 12,000 times 1 divided by 42.41 times 60. Ayan. Magiging sagot natin dito ay 4.72 or
four decimal places natin, 4.7159. Ayan, HP. So, ito yung magiging sagot natin. Okay, so that's it for our problem number one. Let's say tayo, problem number two. Okay, problem number two. Okay, so a heat engine with a thermal efficiency of 45% rejects 500 kilojoule per kilogram of heat. How much heat does it receive? So, meron tayong answer dito na 909 kilojoule per kilogram. So, i-compute natin yan. Paano nangyari yan? Okay. So, sulat muna natin yung given. So, heat engine. Take note, heat engine yan. So, ano yung unang given? Thermal efficiency. Thermal efficiency natin ay, wait lang. Yan. Thermal efficiency natin na 45%. Ngayon, meron tayong heat rejected na 500 kilojoule per kilogram. So, heat rejected na 500 kilojoule per kilogram of heat. How much heat does it receive? So, ilan ba yung heat added natin? Okay, so from the formula, ngayon, take note, heat engine yan. So, yung formula natin dito ay thermal efficiency is equal to work net divided by QA. Ngayon, dito sa work net, pwede naman natin palitan yan. Ang work net natin ay pwede natin palitan. So, imbis na work net, QA minus QR. Tapos, kopyahin lang natin itong QA. So, QA. So, meron tayong given na ito. Thermal efficiency, ano pa yung given natin? Heat rejected. So, meron tayong QR. Ngayon, ang hinahanap natin ay QA. So, ito lang yung QA. So, substitute lang natin yan. Thermal efficiency natin ay 45%. So, 0.45 is equal to QA. Ito yung hinahanap. QA minus QR natin na which is 500 kilojoule per kilogram. Divided by QA. Yan. So, substitute lang natin yan. I-simplify natin pala yan. So, i-simplify lang natin yan. Labas lang natin yan dito. Yan, magiging. Okay, magiging. So, ito, labas lang natin yan. Magiging 0.45 is equal to 1 minus. So, nilabas lang natin yung QA divided by QA. Magiging 1 yan. Minus 500 divided by QA. Itong 500 kilojoule per kilogram. Okay? Next. So, ito lilipat doon. Ito naman lilipat dito. Okay? So, marirearrange lang sila. Magiging 500 divided by QA is equal to 1 minus 0.45. Next. So, ito naman, bababa dito, itong QA, tataas naman dito. So, 500, maiwan na lang dyan. So, iwan na lang natin. QA is equal to, dahil bababa yan. So, 500 divided by 1 minus 0.45. Okay? Next, yan na. So, solve na lang natin yan. QA is equal to, sana, calculator lang natin, 500. Divided by 1 minus 0.45. Okay. Ang magiging sagot natin dito, so taas lang natin. QA is equal to 909.0909. Ang unit natin ay kilojoule per kilogram. So, yan yung magiging sagot natin. Okay. So, double check. Tama doon sa sagot. So, yun lang. That's it for our problem number 2. Okay, problem number 3 naman tayo. Okay, so problem number 3. A steam power plant with a power output of 150 megawatts consume a coal at a rate of 60 tons per hour. So, sulat muna natin. Medyo baka magkakalituan na kasi yan. So, sulat muna natin, mayroon tayong steam power plant na power output. So, ano yung power output? Ito yung work net.
Okay, so kung ano ba yung na-produce ng so ito kasi medyo mas malaki kasi ito eh. So power plant kasi ito. Yung mga naunang example natin ay heat engine lang. So yan, heat engine lang yan. Ito din, heat engine. Pero dito kasi, yung scale niya ay pinalaki natin. So palakin lang natin yung heat engine. So imbes na heat engine lang yan, na single engine na maliit lang. So ginawa na natin siyang planta. So malaki na ang kaya niyang i-produce. So yung work net natin, ay yun yung power output. Ilan ba yung na-produce ng engine? So dito sa case na to ay ano ba yung na-produce ng planta? So yun yung work net natin. So work net ay 150 megawatts. Next, nagko-consume siya ng coal. So ito yung magiging fuel natin at a rate of, so meron tayong mass flow rate na 60 tons. 60 tons per hour. If the heating value of the coal is, so heating value natin, heating value ay 30,000 kilojoule per kilogram. Determine the overall efficiency of this plant. So ano ba yung overall thermal efficiency? So medyo nakakalito pag ang binigay ay ito, yung capacity which is 60 tons per hour at meron din tayong heating value. Ngayon ang kailangan nating value diyan ay yung mga heat. So heat rejected, heat added at saka work net. So yun yung usually na kailangan natin para ma-compute natin itong thermal efficiency. So ito, pwede natin, actually pwede nga natin yan i-convert using unit analysis lang. So using unit analysis, pwede tayo makakuha ng unit na usual na ginagamit natin. So kung titingnan natin ito, heating value at saka yung mass. So ano ba yung kaya niyang i-produce na heat? So meron tayong multiplier na heating value at meron tayong mass dito. So multiplying lang natin yan. So heating value multiplied by mass is equal to, ano yung heating value natin? 30,000 kilojoule per kilogram multiplied by yung mass natin, yung capacity, which is 60 tons per hour. So, ngayon, ito yung magiging formula natin. So, ngayon, ano ba ang unit na target natin? Ang unit na target natin ay dapat malapit dito or same dapat dito. So, either megawatts, pwede rin naman natin siyang i-convert into megawatts or pwede naman natin siyang i-solve na lang. So, naka-kilojoule na kasi tayo dito. So, pwede natin siyang mag-compute into kilowatt. So, later on, ito na lang ang i-convert natin into kilowatt. So, paano ba natin i-convert yan? Una, yung mga units muna. So, ano ba yung pwede nating unahin dito? Yung R. So, yung R, so, alam naman natin na para makapag-produce tayo ng kilowatt, ay kailangan natin ng seconds. So, convert natin itong R dito into seconds. So, in every 1 R, meron tayo 3,600 or 3,600 seconds. Next, ano pa yung pwede natin i-convert? So, magka-cancel out yan. Yung tons. So, in every... So, in every 1 ton, so nandito sa taas, dapat nandito sa baba yung conversion natin ng ton. So, in every 1 ton, meron tayong 1,000 kilogram. Okay, so magka-cancel out yan. Yan, ano pa? And next, ito, yung kilogram dito, magka-cancel out naman dito. Ang maiwan na lang ay kilojoule per second. Compute natin yan. 3,000 ay 30,000 pala. 30,000 times 60 times 1,000
divided by 3600. So meron tayong ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong 5 na 0. Next, kilojoule per second ay kilowatt. So dinirekta ko na kilojoule per second, dinirekta ko na siyang kilowatt. So ito, meron na tayong computed na heating volume multiplied by capacity. So ano ba ito? So dito, ito yung, so kung titingnan natin, ito yung intake niya kasi. So ito yung kinokonsume niya. So ito yung intake niya, meron tayong mass at saka heating value. In short, ito ay heat. So, di ba nga, na-convert na natin siya into kilowatts. So, heat ito. So, ano bang heat ito? Heat added or heat rejected? So, makikita natin dito na ito yung intake niya. So, pag sinabing intake, ito yung papasok. So, ano ba yung usual na papasok? Which is yun yung heat added. So, usually, lahat ng mga intake natin, yan, yan yung heat added natin. So, dito manggagaling yung energy. So, or yung heat na kailangan natin. So, for this case, yun yung kailangan natin dito sa steam power plant. So, in short, itong 500,000 kilowatts, ito yung heat added natin. Okay? Next, so ano ba yung hinahanap? Ay itong thermal efficiency. So, thermal efficiency. Thermal efficiency, ang formula natin dyan ay yung work net divided by QA. So, meron tayong work net na naka-megawatts nga lang ito. So, pwede lang natin yan dagdagan lang ng zero at mako-convert na natin yan na into kilowatts. So, yung work net natin, ano yung work net, work net natin? 150 megawatts. So, dagdagan lang natin yan ng tatlong zero, magiging kilowatts na yan. So, 150,000 kilowatts. Next, divided by QA. Ang QA natin ay yung kakasolve lang natin kanina, which is 500 kilowatts. 500,000 kilowatts. Times 100 para maging percentage yan. So, thermal efficiency is equal to, ano yung calculator? Yan. 150 divided by 500. Mayroon tayong 0.3. So, times 100, 30%. Double check natin, tama ba doon sa binigay? So, answer natin ay 30%. Tama nga, ito. Yeah. So, tama yung computation natin. Okay? So, that's it for our problem number, ano to? Number 3. Okay, move tayo. Problem number 4. Yeah. Okay, so problem number 4, an automobile engine. So, dito naman, sa sasakyan naman tayo. So, kanina, heat engine. Next, ay planta. So, steam power plant. Yan, steam power plant. Next naman ay automobile engine naman. So, ito yung engines natin na ginagamit sa mga sasakyan. So, an automobile engine consumes fuel at a rate of 22 liter per hour. So, sulat na natin, given. Yung rate natin ay ito yung volume. So, volume natin per hour. So, 22 liter per hour and delivers 55 kilowatt of power to the wheels. So, ito na yung output. So, di ba nga, ang engine kasi, so yan, nagproproduce, yung engine kasi natin sa mga sasakyan, nagproproduce tayo ng power na sinusupply natin. So, una, meron tayong sinusupply sa electrical. Yan, meron tayong mga power na dinideliver sa mga iba't ibang parts ng sasakyan. So, una, dun sa electrical, dun sa lightings, etc. Next, yung pinakakailangan nating power doon ay yung para yung power na para paganahin yung gulong. So, ano yung power na yun? Yun yung work net. So, yun yung output kasi natin. So, work net natin itong power to the wheels. So, delivers 55 kilowatt. So, work net
is equal to 55 kilowatt to the wheels. Yan na yung work done natin. If the fuel has a heating value, so meron ulit tayong heating value. So, doon sa problem natin kanina, alam na natin kung saan natin pwedeng gamitin ito heating value. So, heating value is equal to 44,000 kilojoule per kilogram. Next, so ito naman ay dagdag. Meron naman tayong density. So, density is equal to 0.8. Anong unit? Gram per cubic centimeter. Determine the efficiency of the engine. So, thermal efficiency ulit tayo. Okay. So, isa-isayin ulit natin. Parang kanina, kung babalikan natin yung ito, yung problem number 3, yung heating value, minultiply lang natin siya sa mass para makuha natin yung heat. So, ano yung heat na yun? Heat added. So, dito naman, heat added, yan, dahil ito nga yung intake, yan, yung fuel natin, yan yung nagpro-produce ng heat. So, yan yung added muna. So, intake natin, or heat added is equal to heating value multiplied by mass. So, wala tayong mass. Paano natin makukompute yung mass? From the basic concept na mass is equal to density multiplied by volume. So, take note lang natin yan. Mass is equal to density. Density multiplied by volume. So, substitute lang natin yan. QA is equal to heating value multiplied by, so imbis na mass, multiplied by density multiplied by volume. Volume pala, sinasabi ko kanina. I-substitute lang natin, QA is equal to heating value. Ang heating value natin ay 44,000 kilojoule per kilogram multiplied by density. Ang density natin ay 0.8 gram per cubic centimeter multiplied by volume. Ang volume natin ay 22 liter per hour. So, ito yung magiging computation natin. Pero ano ba yung target natin? Ano ba yung target natin na unit? Ang target natin na unit ay dapat kaparehas nung work net natin. Ang work net natin ay kilowatt. So, later on, work net divided by QA. So, dapat same na unit para maging percentage. So, ito, pwede natin siyang i-convert. Yan. Actually, pwede natin siyang i-convert. Isa-isahin lang natin. Ano ba yung mga kailangan natin para maging kilowatt? Kilojoule per second. So, kilojoule, meron na tayong kilojoule dito. Yung second, pwede natin makuha dito sa per hour. Next, yung mga ibang units natin. Kilogram into gram. Yan, convert lang natin yan para mag-cancel out. Yung cubic centimeter, pwede rin natin siyang i-cancel out later on dito sa liters. So, unahin muna natin yung unit time, which is hour. In every 1 hour, meron tayong 3,600. Or 3,600 seconds. So, magka-cancel out na yan. R at saka yan R. Ngayon, meron na tayong kilojoule. Meron tayong seconds dito. Yung ibang units na lang. Unahin muna natin yung kilogram into gram. So, yan. Kailangan natin siyang i-convert. Ano yung pwede natin i-convert dito? Yung kilogram na lang para mag-cancel out dito. So, in every 1 kilogram, meron tayong 1,000 grams. Okay? So, magka-cancel out yung kilogram at saka yung kilogram dito. Yung grams naman dito at saka yung grams dito. So, ang next na problema natin ay cubic centimeter at saka liters. So, yan. So, doon sa klase ko, which is Section A at saka Section B, alam na nila ito. Usually kasi ito yung ginagamit ko. Yung comparison. So, para mas madali natin ma-memorize. Yung
yung volume ng engine. Yan, engine capacity ng mga motor. Yan, di ba, kung nakakarinig kayo, 150cc. So, 150cc is equal to 150 cubic centimeter. So, yun yung meaning ng cc doon. 150cc cubic centimeter. So, doon pa lang, alam nyo na. Yan, alam nyo na yung comparison na pag 400cc, yan, 0.4 liters yun. So, di ba, pag 1000cc, 1 liter. So, yun yung pwede natin gamitin na comparison dito. So, in every 1,000 cubic centimeter or 1,000cc doon sa mga motor, yan, 1,000cc or cubic centimeter, meron tayong 1 liter. So, yun yung kailangan natin, yan, para mas madali nyo ma-memorize, yan, doon lang sa comparison ng mga motor, yung cc into liter. So, 1,000cc or cubic centimeter is equal to 1 liter. So, yung, yan, balik na tayo sa problem natin. 1 liter, magka-cancel out dito. At yung cubic centimeter naman, or cc, magka-cancel out naman dito. So, cancel out na ba lahat? Yan, ang maiwan na lang ay kilojoule per second. So, QA. Compute na natin yan. Pakilabas na rin yung mga calculator nyo. So, 44,000 multiplied by, ano yung mga nasa taas mo na? So, 0.8 times 22 times 1,000 divided by yung mga nasa baba naman. Ano ba yung mga nasa baba? 3,600 or 3,600 times 1,000. Yan. Ang magiging sagot natin dito ay 215.1111 kilojoule per second or kilowatt. So, direktahin ko na kilowatt. So, ito yung QA natin. Thermal efficiency. Punta na tayo sa formula. Thermal efficiency is equal to work net divided by QA. So, meron tayong work net which is 55 kilowatt. Yung QA naman natin ay 215.1111 kilowatt. So, magka-cancel out yan. Tapos, syempre, multiply natin into 100 para maging percentage. So, thermal efficiency natin. Thermal efficiency natin ay 55 divided by yung answer natin kanina times 100 para maging percentage. So, 25.5682% yung answer natin. So, yan. Ito yung yan. Compare muna natin. Yan, answer. So, tama. 25.6%. Yung sagot natin, 25.5682%. So, ito yung computation sa problem number 4. Okay? Okay, so problem number 5 naman tayo. Problem number 5 natin ay steam power plant ulit. Okay, so a coal burning steam power plant produces a net power of 300 megawatts. So net power, which is work net, is equal to 300 megawatts with an overall thermal efficiency. So overall thermal efficiency natin is equal to 32%. The actual gravimetric air to fuel ratio in the furnace is calculated to be air to fuel natin is equal to 12 kilogram air per kilogram fuel. So itong wait nga. Yeah. Fuel. Yeah. So dito ito yung air-to-fuel ratio. Pag sinabing air-to-fuel ratio, yan yung ratio kung ilan ang kakailanganin nating kilogram ng air or ilan yung kakailanganing mass ng air doon sa mass ng fuel. So, kung in every 1 kilogram fuel, ang kakailanganin natin ng kilogram ng air dito ay 12. So, yan yung magiging ratio natin. So, the heating value. So, next naman, heating value
ng coal is equal to 28,000 kilojoule per kilogram. Determine. So, letter A. The amount of coal consumed during the 24-hour period. And letter B naman ay yung rate ng air flowing through the furnace. So, una ay yung amount of coal. Yan, yung mass niya. Mass ng air. Next, yung... hindi coal pala yan. So, dapat mass ng coal pala. Mass ng coal. Per, yung time naman natin dito ay 24 hour. Next, letter B. Ito naman yung mass ng air. Ayan. Flowing through the furnace. Okay? So, dito pa lang. Dito tayo magsisimula. Okay? So, letter A, mass ng coal. Okay? So, ito yung hinahanap. Meron tayong work net. Meron tayong thermal efficiency. Okay? So, dito pa lang. Yan. Kung titingnan natin ng mabuti, parang reverse engineering yung gagawin natin. So, paano ko nasabi? Kung titingnan kasi natin yan, i-compare natin sa mga naunang problem natin, magsisimula tayo. Yan. Magsisimula tayo sa mass. Yan. Mass ng fuel. Next, hanggang makompute natin yung QA. So, meron naman tayong work net. Later on, masasolve na natin yung thermal efficiency. Dito naman, pabaliktad naman tayo. So, thermal efficiency, meron tayo. Work net, meron din tayo. Pwede natin makompute yung QA, which is yung heat added. So, doon sa heat added, pwede naman natin makompute yung mass ng coal. So, pabaliktad yan. So, pabaliktad naman tayo. Thermal efficiency is equal to work net divided by yung QA. So, thermal efficiency, meron tayo. Okay, so thermal efficiency, meron tayo, which is 32%. 0.32 is equal to work net. Ito yung megawatts. So, meron tayo 300. Wait nga lang. May siya hanggang naidikit. Meron tayong 300 megawatts or meron tayong 300,000 kilowatt divided by QA. So, QA natin, makukuha natin dyan. QA natin ay 300,000. So, 300,000 divided by 0.32. So, ang magiging sagot natin ay 937,500 kilowatt. Yan yung QA natin. Next, yung QA natin is equal to yung mass ng fuel multiplied by heating value. So, di ba? Kung tingnan natin yan. Ayan. Mass ng fuel multiplied by heating value. So, meron tayong heating value. Makukuha naman natin yung mass dito. So, QA. QA natin ay 937,500 is equal to mass, ito yung hinahanap natin, yan, mass ng fuel, multiplied by heating value na 28,000 kilojoule per kilogram. So, ilipat lang natin yung 28,000 dito sa baba. So, mass is equal to, so, 937,500 divided by 28,000. Yan. Magiging, ang mass natin is equal to 33.4821. Anong magiging unit natin? Ito, QA natin ay kilowatt or kilojoule per second. Wait lang, linisan lang natin yan ng konti. So, kilowatt and or kilojoule per second. Yan, tas dito naman ay kilojoule per kilogram. So, ang magiging unit natin dito ay kilogram per second. Next, amount of coal consumed during a 24 hour. Yan pala. So, 24 hour. So, mula sa seconds, kailangan natin yan i-convert into hour.
Next, i-multiply naman natin yung 24 hour. So, 24 hour, yan. Yung seconds naman dito, so in every 3,600 seconds, meron tayong 1 hour. Yan. So, yung seconds dito, magka-cancel out dyan. Yung hour dito at saka yung hour dyan. Okay. So, maiwan na lang ay kilogram. Okay. So, mass ng coal. So, mass ng coal yan. Coal. Saan pa ba? Is equal to, yan, 33.4821 times 24 hours times 3,600. So, magiging ang sagot natin ay 289,2857.143 kilogram. So, dito, yan, times 10 raised to 6. So, i-move lang natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito. So, mass ng coal is equal to 2.8929 times 10 raised to 6 kilogram. Yan. So, ito yung magiging sagot natin. Answer. So, yan. Letter A. Yan, na-compute natin. Letter B naman. So, yung letter B naman ay pwede natin yan makuha mula doon sa air-to-fuel ratio. Yan, para ma-compute natin kung ano yung kakailanganin natin na mass ng air. So, mass ng air. So, air-to-fuel ratio, dito pa lang. Yan, actually, dito pa lang makikita nyo na yung air-to-fuel natin I is equal to kilogram ng air divided by kilogram ng fuel. Fuel. But letter T lagi. Fuel. So, air to fuel ratio natin ay 12. Yan. 12 kilogram ng air divided by kilogram ng fuel. Is equal to, ilan ba yung kakailanganin natin? Ito yung hinahanap natin. So, actually, ito na yung hinahanap natin na mass ng air divided by mass ng fuel. Yung mass naman ng fuel ay yung na-compute natin ito. So, yan. Wala siyang... Okay, so, the rate of air flowing through the furnace. Wala siyang sinabi. So, actually, wala siyang sinabi na 24-hour period. So, kailangan natin ibalik doon sa before ng computation natin ng 24-hour. So, ito, 33.4821. So, ito yung mass ng fuel natin. So, divided by 33.4821 kilogram per second. Yan. So, mass ng air. Okay, so sakto pala. So, sakto, ang unit kasi natin dito ay kilogram per second. Ang yung hinahanap din natin dito ay kilogram per second. Okay, so tama lang na yung kinumpute natin ay before ng computation natin ng 24-hour. So, multiply lang natin yan. Itaas lang natin dito. So, mass ng air is equal to 12 multiplied by 33.4821 kilogram per second. So, mass ng air, which is 33.4821 times 12. So, which is 401.4852 kilogram per second. So, ito na round off lang. Yan. So, mass ng air. Yan. So, yan. Yan yung problem number, ano nung number ito? 5. So, problem number 5. Okay, problem number 6 naman tayo. So, problem number 6 tayo. Ito. Okay, so problem number 6, food refrigerator. Okay, so doon pa lang dapat alam na natin kung ano yung approach natin or ano yung mga formula na gagamitin natin dito. So, a food refrigerator is to provide a 15,000 kilojoule per hour cooling effect. So, take note cooling effect while rejecting 22,000 kilojoule per hour of heat. Calculate the COP,
of this refrigerator. So sulat muna natin, given natin food refrigerator is to provide. So meron tayo dito yung diagram natin ng yung itsura ng kan natin, food refrigerator natin. So dito meron tayong upper reservoir at meron tayong lower reservoir. So dito pa lang pwede na natin siyang isulat. Ano ba yung mga kakailanganin natin dito? So una ay yung heat. So meron tayong dalawang heat dito, yung 15,000 at saka yung 22,000. So ito, yung 15,000, ito yung mas mababa. So ito yung heat low natin. Heat low is equal to 15,000 kilojoule per hour. Next, yung heat high naman natin, ito yung rejected. So heat high is equal to 22,000 kilojoule per hour. So calculate the COP of this refrigerator. So ayan. So COP, ano ba yung COP natin? So COP natin, so dahil nga kanyan, dahil nga refrigerator yan, ang COP natin, ang magiging formula natin dyan ay QA, ay or yeah. Hindi pala QA ang kakailanganin natin dito. Dapat low at saka high. So QL, so low divided by work net. Ngayon, simplify natin ito kasi ang given lang naman natin ay heat low at saka heat high. So, yung work net natin, imbis na work net yung isulat natin dyan, kailangan natin isulat in terms of QL at saka QH. So, paano natin makukuha yan? Work net. So, dapat dito pa lang, alam nyo na kung ano yung formula natin na gagamitin natin sa WorkNet. Or, kung medyo nalilito kayo, balik tayo dito. Dito. So, meron tayong reservoir, yung heat high, ito. Ayan, yung heat high natin. So, yung heat high natin ay manggagaling sa dalawang, parang dalawang source of heat natin or source of energy natin. So, meron tayong galing dito. Makita nyo naman yung arrow eh. So, yung arrow ay pataas. Yan. Ito yung 15,000. Ngayon, meron din tayong papasok na work net or work in. Yan. So, itong dalawa, magkocombine yan dito at tataas na siya dito sa heat high natin. So, in short, yung combination nitong work in at saka yung combination ni yung work in, yung combination nitong work in at saka itong reservoir natin dito sa mas mababang location, yun yung magiging output natin dito sa heat high. So heat high is equal to work in plus yung heat low. So kung i-rearrange natin yan, ito lilipat lang natin yan dito yan, or ito na lang itong QL. Yan yung ililibat natin. So, work in is equal to heat high minus heat low. Yan. So, yung work in natin, ito yung hinahanap natin dito. Yan. Work net. Work in. So, imbis na yan yung isulat natin dyan. So, QH minus QL. Yan. So, substitute na natin. COP is equal to QL, which is 15,000. Kilojoule per hour divided by 22,000 kilojoule per hour minus QL, which is 15 per hour. Okay, so COP. COP is equal to, compute lang natin yan. So, 15,000 divided by 22,000 minus 15. So, magiging sagot natin ay 2.1429. Ito yung magiging sagot natin. COP. Kung do-double check natin dito, yan, yung sagot natin dito ay 2.14. So, tama. Ito yung problem number 6 natin. Okay. So,
Next. Okay, so problem number 7. So problem number 7, determine the COP of a heat pump. So take note, heat pump tayo dito. So heat pump that supplies energy to a house at a rate of 8,000 kilojoule per hour for each kilowatt of electric power it draws. So meron na tayong actually dalawa. Meron na tayong dalawang given dito. Pero yung nakikita lang kasi natin na may numerical value ay ito, yung rate of 8,000 kilojoule per hour. Pero meron din tayong for each kilowatt. Yan. So meron tayong comparison for, of electric power it draws. Also, determine the rate of energy absorption from the outdoor air. So una, dapat dito pa lang alam nyo na kung ano yung pinagkaibahan ng mga formulas ng heat pump compared doon sa refrigeration at saka aircon. So kung babalikan natin yung kasi natin dito. Ayan, yung notes natin noon, magkaiba yung COP. Ayan, meron tayong COP ng cooling at meron din tayong COP ng heating. So dito makikita natin, ano ba yung ito? Heat pump. So, heat pump, dapat dito tayo sa heating. So, heating natin ay yung QR divided by work net. Pero ano ba yung QR? Yun yung reservoir dun sa higher temperature. So, in short, diba, nakuha naman na natin ito, na-discuss na natin kung paano nangyari ito, TH divided by TH minus TL. So, yung temperature at temperature higher at saka yung temperature lower. So, ito. Kung do-double check ulit natin, meron tayong isa pa dito na formula involving naman sa enthalpy. So, ito. Usually, hindi na natin ito masyadong magagamit. Pero magagamit natin yung notation niya. So, COP, COP ng cooling at saka COP ng heating. Yung heating ang kakailanganin natin. So, yung 0.2. 0.2 minus 0.3. So, enthalpy ng 0.2 minus enthalpy ng 0.3. Or, kung babalikan natin yung mga formulas natin, yung dito, sa T high minus, yung T high natin ay 0.2 minus 0.3 divided by TH minus TL, which is 0.2 minus 0.3 minus 0.1 minus 0.4. So, kung babalikan natin yung heating, 0.2 to 0.3 dapat yung nasa taas natin. 0.2 to 0.3, ito yung heating natin. Ay, heating higher. Ayan, higher reservoir. Ayan. Okay, so, tama nga. Heating nga. So, dahil nga nasa kwan tayo, heat pump tayo. Okay? So, binalikan lang natin yung mga formulas na kakailanganin natin dito. So, COP is equal to yung QR divided by work net. So, COP is equal to QR divided by work net. Or, ano ba yung kakailanganin natin? TH minus TH, ay divided by TH minus TL. Or, ano pa ba yung pwede natin gamitin dito? Ano ba yung given natin? So, meron tayong given heat pump that supplies energy to a house. Ayan. So, meron tayong energy supplies to a house. So, papasok. Ano ba yung pa natin? Ano ba yung papasok na energy natin dyan? So, yung papasok na energy natin dyan ay ayan. Yung ito. Ayan, yung nasa taas. So, ito kasi yung pa natin. Kung titingnan natin, yan yung higher. Ayan. So, heating nga tayo. So, kailangan natin painitin. So, which is nandito. So, yan. Okay. So, dito tayo sa taas. Tapos, meron tayong for each kilowatt of electric power. So, ano ba yung pinapasok natin? Yung nandito naman. So, Q low naman ito dito sa baba. So, substitute lang natin yan. COP is equal to yung QR natin.
QR natin mas maganda kasi medyo nakakalito. Actually, nakakalito pag QA at saka QR ang ginagamit natin sa heat pump or sa refrigeration. So, kailangan natin itong palitan para hindi tayo malito. So, ano ba yung kailangan nating ipalit dito? Yung Q high. So, which is yung Q high natin ay yung ito, yung 8,000 kilojoule per hour. For every kilowatt. So, in short, meron tayong papasok. Ayan. Actually, ito, ito yung ratio ng in every ayan, energy na papasok doon sa bahay, which is 8,000 kilojoule per hour. Meron naman tayong work net. So, ito yung electric power. So, which is 1 kilowatt. So, yung work net natin dito, yan ay 1 kilowatt. So, ayan. Pwede, actually, pwede na nating i-solve yung COP. Pero, take note, hindi ito yung mismong sakto na values. Ito yung ratio. Pero, kung sa ratio din lang naman, pwede natin ma-solve yung COP and so on. So, kung ito yung value ng Q high natin, ito naman yung value ng work net natin. So, pwede rin natin later on na ma-solve kung ano yung Q low natin. So, simulan muna natin dito sa COP. So, COP is equal to QH, which is 8,000 kilojoule per hour divided by work net na 1 kilowatt. So, kailangan natin pagparehasin yung units niya. So, ito, kailangan natin siyang i-convert into kilowatt. So, paano i-convert into kilowatt yan? Dapat kilojoule per second. So, in every 1 hour, meron tayong 3,600 seconds. So, magka-cancel out yan. Ito, magiging kilojoule per second, which is kilowatt. Solve natin yan. 8,000 divided by 3,600 divided by 1. So, in short, 2.2222 yung COP natin. So, ito yung magiging sagot natin. Okay, so double check natin. Tama. 2.22 naman yung nandito. Okay, so nasolve na natin yung nauna. Next naman ay yung rate of energy absorption. Ano ba yung rate of energy na energy absorption? Ito naman yung ina-absorb niya sa outdoor. So, in short, yung heat pump natin, pinapainit niya kung ano ba yung normal temperature sa paligid, which is yun yung outdoor air natin. Yun yung Q low naman natin. So, ang hinahanap naman dito ay Q low. Yan. Ngayon, pwede natin makuha itong Q low mula din lang dito sa COP. COP is equal to QH divided by work net. Or, pwede naman natin isulat na imbis na work net yan, pwede natin siyang isulat. So, balikan lang natin yung... Yan, pwede naman natin balikan ito yung formula natin na TH, yung high, divided by high minus low. So, QH minus Q low. So, yan. Ang hinanap natin ay yung Q low. So, substitute lang natin yan. COP natin, yun yung nasolve lang natin kanina, is equal to 2.22. Is equal to QH, which is 8,000 kilojoule per hour divided by ito naman. Pares din lang. 8,000 kilojoule per hour. Per hour din yan. Okay, so tama lang pala. Hindi na natin siya kailangan i-convert into kilojoule per second. Okay, so minus QL. Okay?
So, rearrange lang natin yan. Ito, tataas dyan. Bababa naman to. So, 8,000 minus QL is equal to 8,000 divided by 2.2222. Ngayon, ito naman, lilipat dito. So, QL is equal to 8,000 minus 8,000 divided by 2.2222. QL is equal to, yan, complete na natin. 8,000 minus 8,000 ulit, 2.2222. QL naman natin ay 4,399.964. Unit natin, kilojoule per hour. So, double check. Ayan, 4,400. So, kung i-round off natin, makukuha natin ito. Pahingay nga nagpuko din. Ayan. So, ito yung magiging isang sagot natin. Okay, so that's it for our problem number 7. Okay, so problem number 8 naman tayo. An air conditioner removes heat steadily from a house at a rate of 750 kilojoule per minute. So, bumalik tayo ulit sa air conditioning. Okay, so take note, air conditioning naman tayo ngayon. So, ngayon, mababaliktad ulit yung mga formulas natin. And, okay, so let's proceed. While drawing electric power at a rate of 5.25 kilowatts. So, determine letter A, the COP of the air conditioner, and letter B, the rate of heat transfer to the outside air. Okay, so kung babalikan natin yung mga formulas natin, okay, so balik tayo dito sa air conditioning. So cooling tayo. So cooling, ang COP naman natin ay QA divided by work net, which is yung QA naman natin dito ay yung T low. So Q low ang gagamitin natin. So low divided by high minus low. So yun naman yung gagamitin natin for our COP dito sa air conditioning. So COP is equal to Q low divided by Q high minus Q low. So yung problema natin dito, paano natin madi-determine? Ano ba yung Q high at saka yung Q low natin dito? So una, meron tayong 750 kilojoule per minute while drawing electric power at the rate of 5.25 kilowatt. Yan. So alam natin dito, drawing electric power. So ito yung work net natin. Work net is equal to 5.25 kilowatt. Pero ang problema natin, ano yung Q? Itong 750 kilojoule per minute. So, an air conditioner removes heat steadily. So, nagtatanggal siya. Ano ba yung tinatanggal niya? So, tinatanggal niya yung heat mula doon sa loob ng bahay. So, 750, ito yung nasa loob ng natin, nasa loob ng bahay. So, yung nasa loob ng bahay, para ma-determine natin, kailan natin pumunta dito? Yeah. So, kung dito kasi, nagtatanggal tayo ng heat. Yan. Tinatanggal natin yung heat dito, tapos nire-release naman natin palabas dito. So, heat rejected. So, kung babalikan natin dito, ano ba yung, ano ba yung heat doon sa loob ng bahay? Yun yung pinapalamig natin. So, yun yung QA. Yun yung heat na tinatanggal natin. QA, yun yung nasa loob. Yung nandito. Yan. Kung ano man yung heat na nandito, pinupunta natin siya dito sa may sa higher natin. So, yung reservoir at higher. Tapos, doon naman natin siya nire-release. So, in short, yung tinatanggal natin ay yun yung heat low. So, yan. Yun yung heat low. So, ito, heat low na yan. Okay? So, sana naintindihan. Or kung medyo kakalito, balikan nyo
Balikan nyo yung lecture natin. Recorded lecture ata yan. Okay, so tama. Yung recorded lecture ata yan, yun yung balikan nyo. Mas na-explain ko din kasi doon at napaghiwalay natin ng mabuti yung topic ng air conditioning, refrigeration, at saka doon sa heat pump. So, yan. Okay, so dito air conditioning, heat low yung ito, 750. So, COP is equal to QL, which is 750 kilojoule per minute. Divided by ito, yung work net natin, Q high minus Q low, or work net. So, yung work net natin, which is 5.25 kilowatts. So, kailangan natin pagparehasin yung units nila, kilowatts dito. So, ito naman ay kilojoule per minute. Yan. I-convert natin yung minute into second. So, para maging kilojoule per second yan. So, in every 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, magka-cancel out yung minute. Yan siya yung minute dyan. May iwan na lang ay kilojoule per second. So, COP natin. COP is equal to, so, compute natin yan. 750 divided by 60. Tapos, 5.25. So, yung COP natin ay 2.3810. So, yan yung COP natin. Double check natin dito. Ang COP natin ay 2.38. So, tama. Tama yung solution natin. So, COP, ito yung magiging answer natin. Next, letter B, which is heat transfer. Rate of heat transfer to the outside air. So, ito naman yung, ano na tawag dito? Ito naman dun sa higher. So, higher reservoir. So, in short, pwede natin gamitin yung formula na ito. COP is equal to Q low divided by Q high minus Q low. So, COP. Yan, kopyahin lang natin. Yan. COP natin ay 2.3810 is equal to QL. Ang QL natin, yan yung given, 750 kilojoule per minute. Yan. Divided by Q high, ito yung hinahanap natin. Minus Q low ulit na 750 kilojoule per minute. So, hindi na natin siya kailangan, ano nung tawag dito? I-convert yung units natin kasi yung unit na hinahanap dito ay kilojoule per minute naman na. So, yan. So, Q high, itaas lang natin yan, bababa dito. Tapos, lilipat natin yan later on dito. So, in short, isa-isay na lang natin para hindi kayo malito. So, ito tataas dyan. Q high minus 750 is equal to 750 divided by 2.3810. Ngayon, ito lilipat dito sa kabila. So, Q high is equal to 750 divided by 2.3810 plus 750. So, yung Q high natin is equal to 750 divided by 2.3810 plus 750. So, magiging sagot natin ay 1,064.9937 unit natin, kilojoule per minute. So, ito yung magiging sagot natin. Answer. Double check natin. Letter B, ito. 1,065. So, sa atin, 1,064.9937. So, kung i-round off natin, makukuha natin ito 1,065. So, ayan. Ito yung problem number 8 natin. Okay? So, dito na nagtatapos yung lecture natin. Okay? So,
O balitaan ko na lang kayo at keep in touch doon sa group chat natin, lalong-lalo na rin doon sa MS Teams. So, yun lang. So, see you next meeting or see you on your quiz and exam.